kung hindi mo pa alam to, number one to, mahihirapan ka sa supplements. Ang ngayon, ang sisisihin mo ngayon, every time na nagko-consume ka ng supplement, tapos hindi naman pala nag-work, so sisihin mo ngayon yung supplement na yun. Kadalasan hindi siya nag-work kasi stress kayo. Kasi meron kayong insulin resistance. Kasi yung tulog nyo mababa. So sayang ang protein na iintik nyo. So isa naman tayo pahabol na video ngayon. So question and answer pa rin to. So ito yung question niya. Ask ko lang po if anong magandang supplement gamitin pang pamuscle. So kasi 2 years na po ako nagbubuhat pero ang bagal na improvement. Pwede patulong sakaling may alam po kayo. So supplement, baka wala sa supplement yung problema, baka nasa iyo siguro ang problema. So make sure na itong mga sasabihin ko sa iyo baka makatulong to. So ito talaga yung pagbabasihan natin. So number 1, yung intensity ng workout. So namo-monitor mo na ba yung intensity ng workout mo? So hindi yung ginawa mo ba ngayon na intensity nakalista ba sa notebook mo para sa susunod na gagawin mo malalaman mo. And then number 2, yung nutrition mo. So after ba ng training mo may maganda ka bang nutrition? So na provide mo ba yung calorie intake ng katawan mo na nanggagaling sa protein, fats, and carbohydrates? And then number 3, yung stress management mo. So ilagay na lang natin na nakuha mo na yung nutrition and yung intensity ng workout. Pero stress ka. So mabagal pa rin ang proseso ng katawan natin once na tayo ay stress tayo. So hindi lang kadalasan stress, body stress din. So kapag may mga pananakit ka, lower back pain kapag masakit yan, so kailangan mawala yan para mabawasan yung stress ng katawan nyo. So number 4 is yung tulog natin. So kapag yung tulog mo nasa 3 to 4 hours lang yung tulog mo, expect mo na talaga na mabagal. 90% ang pagbuburn mo ng fats, pagbibuild mo ng muscle na nangyayari kapag tulog ka. So make sure na mahaba yung tulog mo. And make sure na wala sa mga 4 na to na sinabi ko ang may problema. Okay, so daming factor dito guys. Kasi kahit ako sa pagkain ko talaga nagkakakulang talaga. So hindi ko about yung calories intake ng protein sa katawan ko. Kahit ako din sa kasi medyo may kamahalan talaga lalong-lalo pag pamilyado ka na hindi lang ikaw yung hindi mo lang sarili binubuhay mo. So madami ka ng obligation. So normal lang talaga na siyempre focus ka doon sa kanila, sa mga bills, sa mga bayad din. So pero consistent lang sir, kaya mo yan sir. Basta't mayroong pagbabago sa katawan mo, mag-i-improve pa din yan sir. So yung 2 years na yan, so lagay natin mga 4 years pa sir, para lumaki ka. Pero wala ka namang dapat ikabahala kung wala ka namang sasalihang competition. Kung gusto mo lang, kung goal mo lang naman talaga is mag-healthy lifestyle lang talaga, maging healthy ka, so push mo yan. Kung hindi naman, kung gusto mo ng madalian, so kailangan mo mag-invest doon. Kailangan mong ayusin yung training mo, yung training, yung intensity ng training. So yung nutrition mo, kailangan mong bumili ng pagkain, kailangan mo taasin yung protein intake mo, kailangan mo i-balance yung carbohydrates mo, kailangan mong i-timing kung kailan ba dapat ipapasok ang mga supplement na yun, yung mga nutrient na yun, kung kailan ka dapat magso-supplement. Kasi bago ka sabihin sir, 2 years. Kasi kung supplement yung pag-uusapan, make sure na yung naayos mo na itong unang-unang nasasabihin ko, dapat naayos mo na itong quality ng food. So itong quality ng food, dapat alam mo na kung ano yung mga protein, fats, and carbohydrates na pagkain. Then after nun, ito na yung quantity. So gaano ba kadami yung protein na ipapasok mo? Gaano ba kadami yung carbohydrates na kakainin mo? Gaano ba kadami yung fats na kakainin mo? So yun yung pangalawa natin, yung timing. So kailan mo ba ipapasok yung mga nutrient na yun? So dapat mayroon siyang timing. Then yung pang-apat, supplementation. So dito pa lang papasok yung supplement. So kung hindi mo pa alam to, number 1 to, mahihirapan ka sa supplements. Ang ngayon, ang sisisihin mo ngayon, every time na nagko-consume ka ng supplement tapos hindi naman pala nag-work, so sisihin mo ngayon yung supplement na yun. So hindi yun, baka ang kadalasan kasi sa supplements, once na hindi yung peak, mag-work talaga yan. Ang problema, kadalasan hindi siya nag-work kasi stress kayo. Kasi meron kayong insulin resistance.
Kasi yung tulog nyo mababa. So sayang ang protein na i-intake nyo. So isipin nyo guys, once na-stress kayo, yung protein na in-intake nyo, ikakonvert na ng katawan mo into sugar. So yun yung ginagawa ng katawan mo. Sayang ang protein. So make sure na kapag bumili ka ng supplement, maganda na yung recovery mo, yung exercise mo, yung stress management, at saka yung tulog mahaba dapat para hindi masayang yung supplement. So kapag may isa ka doon na hindi mo nagawa, sayang lahat ang supplement. Sayang ang paghihirap mo. So again guys, so sana sir nasagot ko yung question mo, and mga bago pa lang dito sa mga channel ko, please subscribe my channel, click nyo na din yung bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload natin. So everyday naman po ako mag-upload basta't wala akong ginagawa. So thanks guys for watching.